Okay? Tingnan niyo yung nasa kabila mo. Bigyan mo lang ng magandang smile. What I mean, ladies and gentlemen, there are hosts of angels all around us joining us today, worshiping the Lord as well. Hindi ho natin sila nakikita. May dalawang bagay dapat hindi natin makakalimutan, mga kapatid. Unang-una ho, palagi hong pinapadala ho ng Diyos ang kanyang mga angels na magkikipo sa atin, magsusurroundo sa atin. The Lord is seeing to it that we are all well every day. Mabuti ho tayo, maganda yung pangatawan mo natin. We are all well directed. Ang provisions of ng lahat ng mga pangangailangan natin, you know, they are sent by God to these angels. At ang pangalawa din, ang mga anghel ho ay hindi dapat sasambahin, no? Kaya nga ho, mali ho yung, ano, yung ginagawang sakto, yung binabow down yung mga anghel, or pinaparada yung mga anghel. Ang sentro ho ng worship ho natin ay hindi ho tao, hindi din mga anghel, kung hindi ang Diyos mismo. And you know what, ladies and gentlemen, the Lord is in this place today. Amen? Okay, before I will deliver this today, yung message so natin, thankful tayo ni Lord, no? Ngayong umaga dito sa kanyang presence. I would like them to all stand up, please all rise. Tayo huwag tumayo, buti ko kayong... Seryoso talaga ang Panginoon pag siya huwag magdidil sa tao. Hindi ho naglalaro ang Diyos. Sabi ko ng mga babae, especially pag sila ho'y nasasaktan, ganun kasi ang lahat ng mga lalaki eh. Hello, amen? Diba, Lena? But when we talk about our God Almighty, every time He says a word, every time the Lord promises something, every time the Lord deals or shows up something to you. Kasi ang Panginoon, lahat po ng pangako ng Diyos, babasahin mo sa Biblia, may condition ito eh. Alam na ninyo na pag ang Panginoon mo ay lumalapit po sa atin, He always expects for an exchange. Hindi ho yung bulsa, hindi ho yung ano natin, yung mga panglabas ang hinihintay ho ng Panginoon. Every time, hinihintay ho ng Lord ang ating commitment. Hinihintay ho ni Lord na ibibigay natin sa Kanya yung puso po natin. Every time, hinihintay ho ng Lord na yung kabuuan ho natin, yung ating pagkatao, yung buhay ho natin, ibibigay ho natin sa Kanya. Ang unang example ho doon, ang kaligtasan. Kahit ano hong gagawin natin, mga kapatid, hindi tayo maliligtas sa sarili ho natin kakayahan. Kahit ilang beses mo pa ipapako yung sarili mo sa anumang cross, o anumang bundok, mga kapatid, you cannot save yourself. After all, sabi ho ng Biblia, salvation was already given to us. Tapos na po ang lahat eh. Ibinigay na ng Diyos. Ito po'y in-offer na ng Panginoon. Ang gagawin lang ho natin, tatanggapin ho natin. Ang condition ho ng Panginoon is, binigay na ho niya ang kanyang salvation. Ang condition niya na sa atin is, mananampalataya lang tayo. Tayo'y manalig lamang sa Kanya. Sabi ho ni Lord na, sa lahat ho nating mga karamdaman, sino ho may mga dinaramdam ho na sa ngayon? Ano? Masamay ba yung pakiramdam mo? May mga dinadala-dala ka ba sa iyong katawan? Ang promise ho ng Panginoon, and I want to tell you, every time God speaks, is always serious. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, seryoso palagi ang Panginoon. Sabi mo, hindi naglalaro si Lord. Sabi ho niya, I am the Lord who heals you. Ang promise ho ng Panginoon, ako yung Diyos mo. Ako ang siyang magpapagaling sa iyo. Ang kondisyon ho ng Lord sa atin, one single condition, sabi ho niya, if you will believe, if you can believe, I will heal you. Simple lang ho ang kondisyon ng Panginoon, mananampalataya tayo, manalig tayo sa Kanya. If we can do it, if we can believe, if we can comply or appropriate His condition, sabi ho ng Biblia, we can be healed. Hello, may tao ho ba dyan? Balik ho tayo sa salita ho ng Panginoon. Alam po ninyo yung passage na binasa ho natin, this is the introduction of a simple man. Pag ang Diyos kasi, tumatawag ng tao, ang palaging tinatawag ho ng Diyos
eh yung mga unsuspecting persons. Yung hindi masyadong kilala, hindi masyadong ma-influensya, hindi masyadong mayaman, yung normal na tao, tatawagin ho ng Panginoon, hindi pala, ordinaryong tao, tatawagin ho ng Diyos, at papangakuan ho ng isang extraordinaryong buhay. May tama ho ba dyan? Sabihin mo rin sa sarili mo, lagay mo rin yung kamay mo sa puso mo, sabi mo, parang ako man yun. Nakita mo ba yung sarili mo, yung how ordinary you are? Ito yung introduction sa isang tao na so famous in the Bible. Pangalan niya si Abraham, tawagay sa Biblia is patriarch. Ibig sabihin, the origin or the legend or the father. Alam po ninyo, nung siya ay nahanap po ng Diyos, he was just but an ordinary person. He was ordinary. Ang Diyos ho ay, nung kanyang tinawag ho si Abraham, sabi ho ng Panginoon, I want you to follow me. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon, simple lang ang condition ho ng Diyos. Sabi niya, I want you to follow me and I will bring you to another place. Sabi ni Lord, if you will obey me, I will bless you. Actually, kung basahin mo yun hanggang sa verse 4, may tatlong malalaking promise ang Panginoon sa simpleng tao. That God will bless him, God will make his name great, God will make his family great. At sino man yung magbi-bless sa kanyang family, sabi ni Lord, I'm going to bless them. But God gave a stern warning, sino ho yung magki-curse sa inyo, sa iyong pamilya, to your generation, sino man yung kukurot sa iyo at sa iyong pamilya, sabi ni Lord, I'm also going to curse them and I'm also going to harm them. Now looking back after 3,000 years, when this promise was made, you look at Israel to how they are today. Indeed, yung promise ho ng Panginoon, yung pangako ho ng Diyos para sa isang ordinaryong tao ay nangyayari talaga. You name me any great name, any great personality from science to business to politics, you name any. Na pwedeng papasok ko sa inyong memory. One way or the other, I guarantee you, He may be a Jew. Traceably, yung kanyang dugo ho, siguro, siya ho'y nanggagaling ho sa pamilya nitong tao, itong pangalan ho, si Abraham or si Abraham. May tao ho ba dyan? For example ho, si, yung the father of physics, si Albert Einstein. Yung ano ho, yung may-ari ho ng Coca-Cola, yung si George Soros. Yung Twin Tower, sabi ko, bakit binomba at pinabagsak daw ng mga terrorist kapagat ang may-ari ng ano ng Twin Tower sa kayong mga businessman, mga billionaryo, trillionaryo all over the world who are making offices in the Twin Towers were mostly Jewish people. Alam po ninyo, ganun yun ang Panginoon eh. Now, brothers and sisters, tapos na ho mag-deal ang Diyos kay Abraham. Sapagkat when the Lord dealt this man, this happened 3,000 years ago. Let's talk about yours and my life. Pag-usapan po natin mga kapatid, yung buhay mo at buhay ko din. Sapagkat mga kapatid, tayo din, chini-challenge din tayo ni Lord. Dini-deal din tayo ni Lord. And I want to remind you, ang Diyos mismo ang siyang nagtawag sa buhay mo. Amen? Alam mo ba na may panawagan ka ho, mga kapatid? Sige daw, i-remember mo daw, bakit ka nakapunta ho sa Acts? Bakit nag-join ka dito ho sa simbahan? Hindi tayo magkakilala nun. Bakit ka nandito? Let me be exact, let me be brief, let me be direct. Diretsahan to, mga kapatid, ang Diyos mismo ang siyang nagdala sa'yo dito. Ang Diyos mismo ang siyang nag-introduce sa'yo sa Kanya. Wow! Ang Diyos mismo ang siyang nag-order ng iyong steps. Yung ino-order ba ni Lord ang lahat ng mga lakang mo? Ganun yung sa Bisaya, lakang, no? That you can follow the Lord. Palapangan na natin ang Diyos. And let me tell you, seryoso ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Lahat ng mga pangako ni Lord sa iyo, yung mga dealings ni Lord sa iyo, seryoso si Lord sa iyo. Siguro may mga trials, may mga testings, may mga delays tayo. They are only ordinary things right now.
ibig sabihin nun na si Lord is rejecting or turning his back away from us. In fact, ang good news ho, hindi pa tapos ang Panginoon na gumagawa ho sa buhay ho natin. Amen? Kung may mga pagsubok man tayo, temporary lang ho yun, mga kapatid. Ang eternal, yung permanent na purpose ng Panginoon is this. He wanted to see your life blessed. Gusto makita ni Lord yung buhay ho natin blessed. Amen? Palapakan doon natin ang buhay ng Panginoon. Now, ladies and gentlemen, balik ko tayo kay Abraham. Kasi yung binasa ho natin dito was the call of the man. Now, ang call ho ng Diyos kay Abraham was a call of surrender. Yung panawagan ba ng Diyos kay Abraham? It was a surrender. Say the word surrender. Now, bago ako mag-continue, why I'm bringing up Abraham? Kasi the man lived 3,000 years ago. Ano bang relevance noon, Pastor? Sapagkat si Abraham ay isang parang kanyang buhay ay parang isang salamin na nakikita ho natin ang ating sarili ho doon. Si Lord kasi nagdi-deal sa'yo at sa akin at seryoso siya eh. Amen? At si Lord ho ay may panawagan sa'yo at sa akin. At gaya ho ni Abraham, yung panawagan ng Diyos sa iyo at sa akin ho, ay He is calling us to surrender. Hindi ho yun pwede, Lord. Pwede ba kalahati lang ng puso ko ang ibibigay ko sa'yo? Pwede ba ho yun? Hindi ho, kasi pag magsabi tayo ng surrender, lahat-lahat ho yun eh. Kaya nung tinanong ko si Jesus Cristo, sabi niya, ang pinakauna, pinaka-importante yung sugo ng Diyos, sabi niya, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kalakasan at buong kaluluwa ho natin. Hindi ho kalahate. Amen? By the way, nandito tayo ngayon no, physically. Dapat ho yung mind ho natin, yung mind at saka puso ho natin nandito ngayon. Amen? Sabihin mo yun sa katabi mo, sabi mo, nandito ako ha. Palapakan na natin sila. So, ang panawagan ni Lord kay Abraham was surrender. Now, may another word I would like to give to us. Kasi ang synonym ho ng salitang surrender sa Biblia is abandonment of one's life in exchange for the new calling of God. So balik tayo, no? Ang panawagan ng Diyos kay Abraham ay patungkol ho sa pag-surrender. Na-surrender yung kanyang kabuhan, yung buhay niya sa Panginoon. Para maintindihan natin anong ibig sabihin nun, ang another word na pwede ho natin ma-understand, ma-equate ho sa surrender is yung abandonment. Pwede na natin sabihin mo, abandonment. Ibig sabihin nun yung pagtalikod ba? Yung lumang buhay mo, tinatalikuran mo yun. Yung ano yung hinahawakan mo noon nung tinatawag ka ni Lord, binibitawan mo yun at tinatalikuran mo yun at ngayon, ikay ay nakaharap ho sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. At hindi ka na lumilingon or panay na lingon ng lingon sa likod mo. Hindi mo na dapat babalikan ano yung mga nakalipas mo na. Yun ang ibig sabihin, yung surrender, yung abandonment. Yung you turn your back around, you release the old way, the old life, and you follow the Lord. We abandon, tinatalikuran ho natin ano yung nakaraan para ho marating natin o makuha ho natin, masunod ho natin ang bagong panawagan mo ng Diyos. Amen? Masaya ka ba kapatid na ang Diyos mismo ang siyang tumawag sa iyo? Amen? Masaya ka ba na ang Diyos mismo ang siyang nagpili sa iyo? Masaya ka ba kapatid na ang Diyos mismo ang siyang nagdala sa inyo sa kingdom ni God? Ikaw ba'y masaya mga kapatid na ang Diyos mismo ang siyang nagpili sa iyo at nagdala sa iyo dito ho sa simbahan? At sino ho yung nakikita mo ay mga kapatid mo yun? Kapatid mo sila lahat, tayo lahat. Hindi nga tayo kapareho ng apelyido. Hindi nga tayo kapareho sa kulong ng ating mga balat. But let me tell you, the truth is this.
tayo lahat magkakapatid ho tayo, ang Diyos mismo ang isang ama ho natin. Amen? Para doon natin ang buhay ngayon. Tingnan doon natin ano yung sinurrender ni Abraham. Ano yung inamando ni Abraham? Ano yung pinalikuran ho ni Abraham? Ano ho yung binitawan ho ni Abraham kung siya sumunod sa Panginoon? I will limit to three. Sabihin dito. Una-una, pinalikuran ho ni Abraham yung buhay sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Ang English niyan is idolatry. Hello? Parang ano yan eh, Sambuaga City din. Especially pag malapit na ho yung October 21. Ah, October 12 pala. Di ba? Yung mga Sambuagenyo, no? Grabe kariliyoso at kakomited ho sa idolatry, sa pagsamba ho sa isang patron. Pero tayo ho mga kapatid, kung pinawag tayo ni Lord, nag-surrender tayo sa Kanya, inabandon ho natin yung mga nakalipas. Ang kasama ho doon sa isinurrender natin kay Lord, inabandon natin para kay Kristo Jesus ay yung ating pagsambalin sa Diyos Diyosan. May tao ba dyan? Hallelujah. Let me give us a little background. Sa panahon kasi ni Abraham, ang norm, ang inho sa kanilang ano, sa kanilang panahon, pag ikaw ho ay may sarili yung Diyos. Pag wala kang ano, wala kang idol, wala kang ano, personal God. I'm not talking about capital letter G. That's small letter G. You are an outsider. Hindi ka in kung hindi out ikaw. Outdated. Ibig sabihin nun, old-fashioned. Ibig sabihin nun, wala kang kwenta sa kanilang society. Kaya nga, parang imperative talaga. It was compelling. Dapat sa kanilang panahon, may sarili sila small energy na God. Parang bang sa panahon na natin ngayon, no? Ngayon, ano bang style ngayon? Ano ba yung puso ho ngayon? Makakita ho tayo na may pumupunta ho dito na lalaki, for example, nakasuot ho ng damit ho, ng long sleeve, nakfitting yung damit, tapos floral, then yung pantalon, fitting masyado dito, at saka ang tawag ho, ang dito. Tapos yung sapatos masyadong mahaba, tapos matulis masyado, nakasumbrero, lalaki ha, nakasalamin masyadong malaki, tapos tumagang gano'n, hey, parang yung hindi in, no? Kayo ba'y in a place, nakapunta ho sa isang lugar na yung mga tao ho, parang you're in a group ba na parang na-out of place ikaw kasi sila lahat halos pare-pareho. Yung mga cellphone ho nila, Apple. Hello, amen? Ikaw lang, wala lang si Nokia na yun, ano? Ikaw lang ang cellphone mo Nokia. Hindi pa yung ano, yung tawag ito, yung touchscreen. Yung ano pa, yung pipindot-pindot pa ba? Nalala ko na mag-follow up ako sa mga papilis ko ni yung sa dalaga ko. Sa Winso, may tatay din kapareho sa edad ko. Ang sitwasyon din, nag-apply po ang kanyang anak na nandun sa, ano, sa Manila. Sabi ko niya, Ma'am, pwede ko bang humihingi ho ng pabor yung tatay? Tinulungan ko yung tatay kasi alam ko na yung proseso. Sabi ko, ganito yung gawin mo, sir. Sabi ko, yung cellphone mo, kunan mo to, ito yung picture, kunan mo ng ano, ganito para madali na ho, hindi ka nasusulat-sulat. Tapos ipadala mo yan sa anak mo kasi yan ang kailangan. Itong lalaking to, nagtrabaho sa Bureau of Fire, si edad ko din. So, lumingon sa akin, tsaka na-feel ko yung parang, na ano yung puso ko, na-prick yung puso ko, yung na-fell ko siya ba. Sabi niya sa akin, Sir, nag-address ko sa akin, pasensya na ho, kasi yung cellphone ko eh, ano to, yung luma na, yung napaglipasa na. Pinakita niya sa akin, wala na yung camera, yung Nokia ba yung daan, Nokia yung ganun, pindot-pindot. Ganun tayo. Na-may experience ka ba na nakasama ka sa ibang mga tao na na-out of place ikaw? Pag sila ho'y nagsasalita, puro English, ikaw lang ang nagbibisaya, nagtatagalog.
nagtsatsabahano, ang kaya mo lang, tsabahano lang ang Tagalog. Sila lahat, yung kanilang English, may tuwang. Ano, yung mga, ano talaga, missing tulo, ano yun? American, ano, accent. Marami kasi American, ah. May New York accent, may LA accent. Ano ba to? Napalingko na kagdagko ba? Inagkibaw sa buhat ko ni mo. Gusto ka manihi, gusto ka mudagdag, may unsa ko na ako ni, ma-out of place. So si Abraham at that time, in order for him and for his family to be in, they needed to have an idol. Pero nung tinawag siya ng Diyos, sabi niya, I want you to leave your place and follow me. Sabi ni Lord, iwanan mo yung lugar mo, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa isang ano, lugar na ipapromise ko sa iyo. Kaya na may promise land. Ang ibig sabihin nun ni Lord kay Abraham, I wanted you to leave your idolatry. Now, it was something big, it was a huge thing for Abraham. Malaking bagay yun ni Abraham. Biro mo ba na sasabihan ka ng Panginoon na ano yung in, ano yung accepted, ano yung norm sa iyong panahon? Tatalikuran mo yun, sumunod ikaw sa atin. Kaya marami sa atin ngayon pinagtatawanan. Kasi daw, bakit tayo pinagtatawanan? Kasi born again na daw tayo. Kasi linggo-linggo sumasamba tayo. Paano yan noon nung lasinggo pa tayo, yung kahit sino, sinusuntok ko natin, nagmumura ho tayo, yung ano natin, binabasa ho noon, yung mga malalaswa, ayun, Biblia na, noon ang ginagawa natin ganun, pinagtatawa na, hindi tayo, ano, tawag yan, did not disturb us. Pero ngayon, Biblia na, pumunta tayo sa church, hindi na tayo nagmumura, pinagtatawa na tayo. Kasi mga kapatid, ang mundo palagi talagang kontra Diyos. Hello, may tao ba dyan? So nung tinawag ng Diyos si Abraham, isa na ho yun, God told him to surrender or abandon his idolatrous life. Ang pangalawa ho, makikita ho natin, God told him to abandon and to surrender even his own family. Sabi ko dito, pwede natin basahin, naklaro pa ho ba dyan sa tabas sa likod? 1, 2, 3. He was willing to give up his own family. Ang pamilya kasi niya ay may idolatry. Sa sasamba ho sa Diyos Diyosan, yung kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, I want you to leave them kasi you become polluted. Sa panahon ho, sa New Testament, sabi ni Jesus, sino ho yung hindi kayang talikuran ang kanilang nanay, ang tatay, ang kanilang mga ambisyon, kahit na ho yung kanilang sarili, ay hindi po magiging karapat-dapat na karapat-dapat na maging tagasunod sa akin. Sabi ho ni Jesus Cristo sa New Testament, are you still there? Amen? Sometimes, we really have to give up the most important people, not just things in our lives when we follow the Lord. Ganun mo yun eh. Di ba? Sahay, ang atong mga boyfriend, ang atong mga girlfriend, kinahanglan, i-break kayo na to. Will we follow the Lord? May tao ko ba yan, mga kabataan eh? Paano eh? Alala ko, may mga kasamahan kami noon, when we were younger, we were already professionals. Yung kanilang mga boyfriend galit sa kanila, sapagkat naging born again sa kanila. Naging born again kasi yung mga sisters, at hindi sila willing na sumama ho, mag-attend ho sa church. Ano, sumisi din ang kandela, tapos sa iyo, nag-worship sa mga idols, umiiyak yung mga sisters. Nagpapa-counseling sa pastor. Ang pastor naman ay hindi yung mag-i-impose. Magbibigay lang ho ng suggestion. Para, sino yung mga member ng simbahan, they will know ano ho yung pipiliin. After all, sino ho yung magpipili? Tayo man, hindi yung pastor. The pastor, pag magbibigay ho ng advice, choices lang ho. Na later the Lord talked to them, they would really have to go to their boyfriends and tell them, I would rather follow God, mas pipiliin ko pa ang Diyos kaysa ating relationship. Mahal kita, pero pag ikaw ang maging dahilan na mahadlang yung pagsunod ko sa Panginoon, kaya kong ipapalaya. Ganun ba yun sa Tagalog? Kaya akong magpapalaya. Ganun ba yun sa Tagalog? Sa Bisaya pa, willing ko
nga mo give up, willing ko mo surrender, willing ko mo masaktan. Ayun. But you know what? The Lord knows how to, to arrange everything, sapagkat yung mga sisters na yun, pag yung mga dating boyfriends talaga, nagiging husband nila, palagi silang bugbog araw-araw. Yung mga dating boyfriends, mga lasinggo, at saka liberon, mga sugarol, at saka drug addict. Kasi, yung mga lalaki minsan, hindi pinapakita ano yung worst kanila. Pag kaharap yung babae, talagang, yung poise na poise eh. Hello, are you still there? Pero kilala mo, malalaman mo yung ano yung totoo siya, later na kung when you become husband and wife, when you become together. Are you still there? Amen? So, ayun, ang pangalawang inabandon at surrender ni Abraham was his own family. And then number three, he never hesitated to abandon his former comfort. Kasi, nung si tinawag ho ng Diyos, nasa kasama niya ang kanyang tatay at kanyang nanay, nandun sa kanya lahat eh. Anong hihilingin niya? Nandun lahat eh. Nandun sa kanyang palibot eh. Pera, pagkain, lahat ho. He was at his comfort. Everything was in his reach kasi nandun siya sa kasama sa kanyang tatay, nanay. Nung tinawag siya ng Diyos, sabi niya, I want you to go to the promised land, to a land that I am promising you. Sabi ho ng Biblia, nung siya'y sumunod ho sa Diyos, he never had a house. Alam niyo ba sa Biblia ho, mga kapatid? Si Abraham ho, he never owned a house. Hello? He lived in all of his life in tents. Kasi they were shepherds. Depende ho yan sa season at depende ho yan sa grazing period, grazing time. Pag wala na ho dito, wala na hong grasses, they will fetch their tent, tapos magta-transfer na naman to another place. And then during the winter, wala hong grasses, they will go to another place na tawag ito, may sunlight. Ganun ho ang kanilang buhay. Ibig sabihin nun, it tells us about na how ordinary life is, or how temporary life on earth is. May tao ba dyan? Kailangan hindi talaga tayo ma-attach completely or permanently in this life na parang, Lord, hindi na ako gustong pumunta sa langit, hindi na ako gustong we'll go to the next life. Dito na lang ako, Lord, kasi atas na atas ako. I would like to remind you, ladies and gentlemen, our life in this world is just a temporary. Amen. Huwag natin mahalin masyado yung ating mga sariling bahay, ang ating mga sariling katawan, ang ating mga sariling ari-arian, kaysa pagmamahal ko natin sa Diyos. Amen. I guarantee you, yung mga bahay ho natin, maluluma din yan. Yung mga gamit natin, masisira din yan. Kahit gaano kadurable. At anumang mang bagay na meron tayo dito sa mundo, eventually, mawawala ho yun. Kasi hindi tayo permanente dito sa mundo. The permanent life that God is telling about is there. Amen? Amen. This one that we have here is only temporary. Amen? Amen. Kaya nung tinawag ni Lord si Abraham, it was a call of surrender and abandonment. And these three wagawas. Amen? Alam po ninyo mga kapatid, here we go. Pwede natin masahin. 1, 2, 3. When we follow the Lord, we cannot be wrong. Gaya mong ni Abraham, tinatawag din tayo ni Lord ng buhay na magsusurrender sa Kanya, ng buhay na i-abandon mo natin ano yung mga nakalipas sa atin. I-abandon mo natin yung kasalanan, i-abandon mo natin yung old life mo natin. And you know what? Hindi talaga tayo magkakamali pag susundin mo natin ang Diyos. Hindi talaga tayo magkakamali, mga kapatid, pag susunod tayo sa Panginoon. Amen? Di ba? Pwede mo tayo magkamali. For example,
ito yung ipo-boyfriend ko, ito yung ipi-girlfriend ko, ito yung magiging husband ko, ito yung magiging wife ko. And later on, mali pala. O pwede tayong bibili ng damit, pwede tayong bibili ng kahit anuman, pagkain, bahay o sasakyan, mali pala yung nabili ko eh. Pwede tayong magkakamali mga kapatid, kahit na sa pagpili ng kurso. Kaya nga may mga tao maabot ng 10 taon pagkuha lang ng baccalaureate. At dapat ang baccalaureate, yung bachelor's degree, 4 lang na taon, pero bakit umabot ng 10 years? Kasi palundag-lundag eh. Kasi later, second year, hindi pala ang gusto ko na magiging nursing architecture pala. So magsishift, balik first year. Later, second year na sa architecture, ay hindi pala ako magaling sa ano, sa math. Ano pala? Ang dapat, ano, mag-lawyer ako eh. So, ano, mag-shift naman, magpo-political science. Pagdating sa political science, mahirap pa palang mag-memorize kasi yung political science, maraming memorizing. Eh, ano na lang, mag-doktor na lang siguro ako. So, BS. Biology. BS Biology, no? Or Marine Bio. Maabot second year. Ganun din. Kaya na nagti-10 years, kasi sigurado. Kaya nagkakamali. Alam niyo ba, ganito yun. Pag susunod ka sa Panginoon, hindi ka talaga nagkakamali. Ano? Gusto ka kasi yan born again niyo? Kapatid, hindi ka nagkakamali. Tamang-tama talaga na sinunod mo ang Diyos. Amen? Tama ba kaya na ano? Nandito ako ngayon sa Acts? Tama ba kaya na ano? Nagpa-water baptize ako? Tama ba kaya na ano? Nagbabasa ako ng Bible ngayon? Noon, ang binabasa ko, comics? Tama ba kaya to? Kasi noong nag-born again ako, ang dami kong problema. Kasi galit si Satan eh. Noon, hindi ka pa kay Lord, ano, kaalyado tayo sa kanya. Kaya hindi ka, ano, dinidisturbo ngayon, born again ka na, sumusunod ka na sa Panginoon, binibigyan ka ng daming mga problema para madi-discourage ikaw na hindi mo susunod sa Panginoon. Pero let me tell you, hindi yun hanggang kailan, yung trials, yung testings, temporary lang din yun, mawawala at lilipas din yun. Amen? Hindi ka nagkakamali na sumunod ka sa Diyos. Amen? Sabi yun ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. Pwede natin basahin? 1, 2, 3. For I am not ashamed of the gospel. Kung sa ano yun, i-understand natin, ang implication ho ni Pablo, yung sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Ibig sabihin nun, hindi ako nagsisisi na sumunod ako kay Kristo Jesus. Hindi ako nagsisisi na sinunod ko ang Panginoon. Amen? Masaya ka ba na ikay sumunod sa Diyos? Masaya ka ba na binigay mo yung buhay mo sa Panginoon? Amen? Palapakan na natin ang buhay ng Panginoon. Now there are three other things I would like to speak this morning. Number one, obedience is always a God's defining factor to test our quality or to test or qualify us to His greater blessings. Ito yun. Ang hinahanap ni Lord sa buhay natin is willing tayong ayun. Basahin na lang natin. Balik. Obedience is always a God's defining factor to test or qualify us to His greater blessings. Ang hinahanap po ng Panginoon sa buhay natin palagi, ngayon, no, mga anak na tayo ni Lord, is willing ba tayo mag-obey? Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, willing ka bang mag-obey? Willing mo obey ba? Obey sa Panginoon. Sapagkat, pag willing tayo sumunod sa Diyos, obedience no, pag sunod, willing tayo sumunod sa Diyos, qualified tayo. Ibig sabihin nun, karapat-dapat po tayo
na tumanggap ho ng greater blessings. Ang nasa Panginoon kasi palagi is greater. Sabihin natin greater. Mas, di ba? Mas. Greater blessings. Pero yung greater blessings, hindi yung basta-basta dumating sa ating buhay. Kailangan nung mga kapatid, yun na ang kondisyon ng Panginoon. Marunong ho tayong mag-obey kay Lord. Sabihin natin, obey the Lord. Obey the Lord. I have here an example. Gaya ho ni Abraham, alam niyo ba, may isang babae sa Bible, ang kanyang pangalan ho, si Ruth. Sige daw natin, sabihin natin si Ruth. Ruth. She obeyed the Lord and became one of the great heroine in the Bible. Heroine. Babaeng hero, no? Gaya ni Abraham, si Ruth was an ordinary woman. And the Lord called him, yung panawagan nun ng Diyos sa kanya, nakita ho siya ng Diyos when she was an ordinary person. And you know what? Ang test ni God para sa kanya that she will become a greater person, she can receive the blessings of God, was willing ba siya mag-obey sa kanya? Naghihintay lang ang Panginoon. Nagwa-watch lang ang Diyos. Nandun lang sa gilid ang Diyos. He was God's, or rather, God was her silent observer. Whether si Ruth mo obey o hindi. Ganun din sa buhay nyo natin. Alam niyo ba, ladies and gentlemen, araw-araw, sabihin natin, araw-araw, si Lord ho, He is always a silent audience in our lives. Kahit saan tayo, hindi na natin siya nakikita, pero He is always around us. Naghihintay lang ang Diyos, nag-o-observe siya kung willing ba tayong mag-obey sa Kanya. Kung mag-obey gani tayo, the Lord says, I'm going to bless you more. Ipi-bless kita more. Ganun din kay Ruth. Basahin nyo doon natin. I like us to go in Ruth 1 verse 16. Sabi dito, do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God shall be my God. If you know the story of Ruth, ang background niya, siya po'y isang balo. And then yung lahat ho nilang mga possessions na wala ho eh, sila ho'y nabangkarote. Ang naiwan na lang ho sa babae ay ang kanyang mother-in-law na balo din at saka siya. May another sister-in-law siya, nagiging balo din. Imagine no? Tatlong babae na balo. How would you say that in Tagalog? Three widows at the same time. Think about it. How miserable life must have been to these three women. Yung mother-in-law, balo. Yung sister-in-law ba yung tawag? Kasi hindi. Dalawa kasi yung magkakapatid na lalaki. Yung isang lalaki may asawa. Tapos si Ruth sa pangalawang kapatid na lalaki din. Yung dalawang anak ng nanay, puro lalaki na matay. So the wives are now widows. Three of them. Yung mother-in-law, yung first wife, yung wife ng first son, and wife ng second son, both of them were also widows. Alam niyo yung they were in the crossroads. Gagawa sila ng desisyon. Sabi ho ng mother-in-law, mag-separate ways na tayo. Sa Bisaya, ang magulang at ang tulog. Okay, kung saan man yan, hindi na, tigulang lang ko. Tingnan niya sa ariyang unang, iyahang unang daughter-in-law, magkunsa mang kakuyog ka na ko. Huwag kayo makuha na ako, tigulang na ko, uli, nakabalik na si mong mama. Yung unang daughter-in-law, umiyak niya, mama, sige, bye-bye, uwi na ako sa amin, ha? Yung si Ruth, sabi niya sa kanyang mother-in-law, hindi kita tatalikuran kasi na-feel ho ni Ruth na may panawagan sa kanyang buhay na ginagamit lang ng Diyos ang kanyang mother-in-law. Sabi niya, hindi kita talikuran, saan ka pupunta, susunod ako sa iyo. Yung mga tao, your people will become my people because si Ruth was actually a Moabitess. She was not an Israelite. In other words, this time she was an Arab.
And she said, your people will be my people. And this was the turning point. Sabi niya, your God will be my God. Ibig sabihin, si Ruth was willing to give up, to surrender. Ruth was willing to obey. Nung si Ruth ko ay sumunod ho sa sumunod ho kay sa kanyang mother-in-law, the rest became a history. At alam po natin si Ruth was the great, 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 great grandmother of Christ. May tao ho ba dyan? Kaya nagiging heroine ho siya sa Biblia. So, obedience. Sabihin doon natin, obedience. Obedience. Hallelujah. Palagpakan doon natin. Ang sunod kong i-explain sa atin, mga kapatid, isa talaga sa duty na binigay ng Diyos sa mga pastors is ipaliwanag ho sa mga miyembro anong ibig sabihin o tunay ho na kahulugan na contentment ho sa Biblia. Kasi yung makamundong contentment, contento na tayo sa buhay natin na kahit hindi tayo makakain, okay na. Hello? Okay na si Moa, amen? Okay lang sa iyo na magka-ulcer. Contento na ako sa buhay na ano, yung 10 yung anak ko. Yung ano, yung 5 hindi nakapag-grade, hindi nakapag-grade 1. Eh yung 5 hanggang grade 2 pero hindi nakapag-grade 3. Okay na 'yon kahit ano, hindi kayo makapag-aral. Contento na tayo sa buhay. 'Yun ba ang ibig sabihin ng contento? Hello, amen. Contentment is sa Biblia ho, to live the kind of life God wanted us. God wanted us to have. 'Yun ang ibig sabihin ng contentment sa Biblia. Are you there? Amen? Amen. Kaya nga, ladies and gentlemen, ang challenge ko sa atin lahat ngayon ng umagang ito, do not become satisfied with the average that you have. Do not become satisfied. Huwag magiging contento sa ganong klaseng buhay lang meron ka ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, no? Si Lola, walang pinag-aralan. Kaya nga si Mama, hindi din nakapag-aral. Hindi ibig sabihin na si Lola at si Mama hindi yung nakapag-aral dahil ho sa kahirapan ng buhay nila noon, na ikaw din ngayon hindi din mag-aaral. Gawin mo ang lahat sa pangalan ho ng Diyos na makapagtapos ikaw sa pag-aaral. And one day magkaroon ka ng magandang trabaho, huwag mo nang mag-aasawa, magkaroon ka ng savings ho sa banko, and later on, yung aasawahin mo din, nakapagtapos sa pag-aaral. And then later, pag mag-asawa na makapag-anak, ibig sabihin nun, ano yung narating mo, mararating din ang anak mo. Hindi ibig sabihin nun, si Lola, si Mama, illiterate, na magiging illiterate na lang din ako, at saka yung mga anak, ganun din. Hindi ibig sabihin, si Lola, wala akong masama sa pagkalabandera. But I'm just giving you an example. Si Lola, labandera. Si Mama, labandera. Do not become contented na ikaw maglalabandera na lang din. At saka yung mga anak mo, anak, practice na mo ang sawa ng labada, ha? Kasi hanggang buhay, labandera lang talaga tayo. Hindi po. Amen. Magbigay ako ng isang example no, sa Biblia. May isang tao, kanyang pangalan, no, si Jabez. Nung sabi dito, Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called him Jabez because the mother said, I bore him in pain. Si Jabez nakapag-breakthrough. Kaya nga, honorable siya eh. And God wants to give you a more honorable life. Ang ibig sabihin nun, God wants to give you a more blessed life. Amen? Ipat mo daw yung shoulder ng kabila mo, sabihin mo, gusto ng Diyos na magiging blessed yung buhay mo. Blessed yung buhay mo. Si Jabez, ang kanyang nanay nagpangalan sa kanya. Sabi niya, anak ka sa ano, how would I say that in Tagalog? You're a son of pain. You're a child of pain. You're a person of pain.
tibuok ni mong kinabuhi, ikaw ang bata ka, hantod pagdako ni mo, magkaliso kayo ka. Mahirap yung buhay mo. Yung buhay mo, ano, it will be all pain and pain. Ngayon, lumaki si Jintis na realize niya na mahirap pala, na magiging mahirap. Totoo, hindi. Mahirap pala na, ano, mabuhay sa, ano, ganito. Kaya sabi niya, Lord, hindi ako gusto na hanggang ganito yung buhay ko. Alam ko ninyo, hindi ako nahihiya, mga kapatid. Yung tatay ko po, hanggang grade 1 lang. Yung nanay ko po, kasi ho, laking hirap po, nagiging ilo ho ng nanay ko when she was 10 or 12 years old. Hindi na po nakapag-aral ang mama ko. Hanggang grade 5 lang ang mama ko. Eh, nung ako'y lumalaki, ini-instill ba ng mama ko, pag-aral ka talaga, huwag kang magparehos ng ano, yung mga kapitbahay natin, na nagiinom, nagsisigarilyo, na ano yan talaga sa ano ko. Tsaka huwag kang mag-asawa ng mga maga. Eh ngayon, nag-asawa.